Good day mga kamasyar and welcome back dito sa aking channel. So yung topic natin ngayon mga kamasyar is how to become a certified electrician. How to be you mga kamasyar. So I am an electrician mga kamasyar. Kaya umaasa ko na sana mayroon kayong matutunan dito sa ating video na gagawin ngayon at sana makatulong itong video sa inyo mga kamasyar na matuto about electrical at maging isang certified electrician. No? Masa tayo na sa pamamagitan nitong video na aking gagawin ay may matulungan tayong isang electrician upang maging isang certified. Ano? Certified electrician. So by the way mga kamasyar, isa nga pala akong electrician, ano? At isa rin po akong PESDA trainer and assessor in electrical installation and maintenance in situ qualification. And, at syempre isa rin po tayong registered master electrician mga kamasyar, at I am currently employed as senior power plant operator at diesel and bunker sink fired power plant 11 megawatts. Then isa rin, nag-aaral din po tayo, ano? I am currently studying a Bachelor of Science in Electrical Engineering. So I'm just going to continue my knowledge and journey about electrical because I want to improve my knowledge in electrical. So mga kamasyar, simulan natin yung ating topic. May dalawang uri tayo ng electrician mga kamasyar. Ano? So sa mga hindi nakakaalam about electrical, ang electrical ano ay pag-aaral tungkol sa electrical circuit about electrical matters. Ano? Kahit gaano pa kaganda yung building na ating ginawa, kung hindi maayos yung pagkaka-install ng electrical dito ay hindi ito magiging maganda. Ano, mga kamasyar, kasi yung electrical talaga ay napakalaga para pagandahin lalo yung ating tahanan. Yan. So mga kamasyar, may dalawang uri tayo ng electrician. Isa yung nag-experience siya sa electrical at isa naman yung nag-aral ng electrical. Unahin natin yung nag-experience siya. So, mula sa simula mga kamasyar, hindi siya nag-aral about electrical sa mga learning school. Na only nag-experience siya through labor muna sa electrician, ano, hanggang sa na-promote at naging electrician kasi natuto. Mga kamasyar, natuto mag-install, mag-wirings, mag-terminate, mag-splice, ganun, magpailaw. So natuto about electrical sa tagal ng kanyang pag-experience. But hindi pa rin matatawag na isang certified electrician kung wala siyang national certificate. Ano? So kasagaran, based on my experience mga kamasyar, mayroon akong naging kasama ng mga electrician na marurunong talaga mga kamasyar, pero naghahangad pa rin sila na magkaroon ng national certificate kasi hindi daw kompleto yung pagiging electrician kapag walang national certificate. Kasi hindi sila matatawag daw na certified electrician, which is true mga kamasyar, based sa aking pag-aaral dahil isa akong trainer at assessor for that certain qualification. So, yun ano mga kamasyar. At dito naman sa nag-aral, ano, sa nag-aral ng kursong electrical technology at associate in electrical technology na hindi pa nagkaroon ng national certificate. Although, they are electrician. They have a knowledge about electrical, ano, kasi nag-aral sila. Pero they are not called as a certified electrician kasi wala pa silang national certificate. So matatawag yung dalawang yan, ano, yung nag-experience at saka nag-aral na certified electrician kung magpapa-assessment sila at kung makapasa sila doon sa national assessment at magkaroon ng national certificate. So doon lang matatawag sila na certified electrician. Titistingin yung kanilang kakayahan, yung knowledge nila or yung kanilang kaalaman about electrical matters. So, pag naipasa nila yung national assessment, so doon,
i-issuean sila ng national certificate, ano, at magiging isa silang certified electrician. So ano nga ba yung mga requirements na kailangan nila, ano, para makapag-assessment at magkaroon ng national certificate? So yung requirements, mga kamasyar, kung hindi na sila dadaan ng training, ano, hindi na sila magti-training sa mga accredited TISDA training center, ay pwede silang magdiretso na to undergo the national assessment, ano, doon sa mga TISDA accredited assessment center na may registered qualification na electrical installation and maintenance in situ. So ito yung mga requirements, mga kamasyar, sinulat ko na, no, para hindi ko makalimutan. Una, mga kamasyar, no, dapat mayroon silang certificate of experience relevant for that certain qualification, no? Kasi hindi naman pwede na magpapasis sila sa electrical sa EIM in situ, ano, na yung experience nila, previous experience, ano, or yung experience nila, mga kamasyar, is welding, no? Hindi pwede yun kasi welding dun yun sa ISMAW, ano. So next naman, mga kamasyar, is mayroon silang PSA, birth certificate, ano, then diploma, transcript of record or ALS certificate, picture 2x2, no, and passport size, white background with collar yung damit. Dapat may collar para formal, mga kamasyar, ano. Yun yung hinihingi. 2x2, dalawang piraso yan, mga kamasyar, kasi ilalagay yun sa application form mo. Yung isa, yung isa naman dun sa admission slip. Ano, at saka yung passport size na yan, dun yan ilalagay sa national certificate kung sakaling makapasa ka sa national assessment. Mayroon yan assessment fee, mga kamasyar. Magbabayad ka para makasali ka dun sa slot to undergo the national assessment, ano? Kasi kinukompleto yan, mga kamasyar. 10 candidate yung pwedeng i-assist. Medyo maingay yung background natin, mga kamasyar, ano? Sa gilid tayo ng kalsada. So 10 candidate yung pwedeng ma-assist a day o sa loob ng isang araw, ano, mga kamasyar. So yun, kapag hindi pa umabot sa 10 candidate yung nag-assist, so hindi pa kayo i-assist niyan, ano. So mag-aantay pa kayo ng ibang mga aplikante para makumpleto yung 10, or kung mayroon ng mag-undergo ng assessment, like for example may training na naganap, may training, ano, tapos sila mag-undergo ng assessment. So kapag nakasali ka doon, so pwede ka makapag-assist. Hindi na yan mag-aantay ng 10 kasi kumpleto na yan, ano, parang naisingit ka na lang doon kasi walk-in ka. So ganun po yun, mga kamasyar, ano. At tatawagin ka na lang during your schedule to undergo na national assessment. Dito sa certificate of experience, mga kamasyar, ano, so yung requirements lang naman dito is lahat naka-xerox yan. Ilagay mo sa long brown envelope at lagyan mo ng label yung long brown envelope, mga kamasyar, ano. Pero dalhin mo rin yung mga original kasi titingnan din yan. So sa long brown envelope, lagay mo yung pangalan mo, address, contact number, email address, ano, tapos yung qualification na gusto mong ma-assist, EIM in situ. So yun, mga kamasyar, ano. So bigay mo dun sa assessment center manager or the processing officer, ano, papipilapin ka nun. Pero may bayad, ano, mga kamasyar, assessment fee. Sa COA naman, mga kamasyar, or the certificate of experience, ano, hingi kayo dun sa kumpanya na pinagtrabahuan nyo. So yung purpose is requirement to undergo the national assessment. At least mayroon kayong 2 years experience dun sa mga, ano, nag-experience sa electrical. At least 2 years experience, at saka dun sa mga nag-aral naman, at least 1 year experience. Yun yung based on my observation, ano, kasi I am an assessor. So tinitingnan din natin yan kasi mahirap naman ang pagdating mo dun, hindi ka marunong sa electrical, nag-pasis ka pa. So ganyan, mga kamasyar, sayang yung pera mo at saka hindi ganun kadali, ano, na makapasa sa national assessment kasi susubukin ka. Ngayon, nakompleto mo na yung mga requirements mo, mga kamasyar. So naisali ka na to undergo na national assessment. So kukontakin ka, mga kamasyar,
or i-schedulean ka na mismo doon sa time na yon, no, nag-apply ka na, i-schedulean ka to undergo the national assessment. Like for example, yung schedule is Lunes, Martes, Miyerkules. So 3 batches, ano? Kasi mayroong naganap na training, tapos yung training, yung mga trainees na yon is ni-recommend to undergo the national assessment at nakasali ka doon, ano, nakahabol ka. So like for example, 3 days yung schedule, Lunes, Martes, Miyerkules, ano? Ito. So na-schedule ka sa Lunes. So Lunes before 8 AM dapat nandun ka na, no, para to perform your national assessment. Ano? Kung Martes ka na inform, kung Martes yung schedule mo, so Martes ka pupunta doon. Kung Miyerkules, Miyerkules ka pupunta doon. Ganun mga kamasyar, no? So huwag kang magpapahuli, may attendance yun mga kamasyar. Tapos dadalhin mo yung admission slip. Ibibigay yun sa'yo after na mag-fill up ka ng application form. Yung admission slip, puputulin yun, ibibigay yun sa'yo, na siyang dadalhin mo naman, ano, at magdala ka rin ng valid ID. Requirements yun mga kamasyar, no. So yan mga kamasyar, at saka during the national assessment, so mayroon yun, tatlo, ano, written exam, demonstration, at saka oral questioning. So sa written exam, kailangan maipasa mo yun, ano. Then sa demonstration, kailangan may mapagana mo yung trabaho sa wiring board, ano? Yung demonstration na yun. Roughing ends, installations, wirings, and terminations sa electrical devices. So, ganun. At after nun, paproceed kayo sa oral questioning. So, demonstration with oral questioning. Pwede i-oral na kayo after ng demonstration. Or tapusin muna yung pag-demonstrate and procedural questioning. So, depende yan, ano. So, ganun. Pero, dadaanan nyo yan lahat. Ano, mga kamasyar. So, kapag pumasa kayo dyan and na-meet nyo yung standard requirement based on the assessment guidelines, ano, kasi yung assessor dun is mag-observe. Ano, mag-observe yun sa inyo during the assessment proceedings and i-record na yung performance nyo based on standard. Kapag nakapasa ka dun, so you declared to be competent, ano, competent for that qualification. At kung hindi ka nakapasa, you declared to be not yet competent. Dalawa lang sa electrical, ano, competent at saka not yet competent. Pasa or hindi pasa. So ganun mga kamasyar, ano. Then kapag nakapasa ka, bibigyan kayo doon ng CARS, tinatawag na Competency Assessment Result Summary. Nakalagay doon sa CARS na you are competent for that qualification, ano. Then you receive the national certificate. So, yung CARS na yon, yun yung gagamitin mo to claim your national certificate. No? Kapag nakuha mo na yung national certificate mo, so you are a certified electrician. So, ganun po mga kamasyar. So, hindi po basta-basta na maging isang certified electrician. No? Kaya, kung ikaw ay certified electrician na, huwag mong hayaan na hindi maging mabuti yung iyong gawain sa electrical. Because you are a certified. No? So, yun mga kamasyar. You are competent for that profession. At saka yung mga hindi nag-undergo ng national assessment, yung mga ano ba, mga kamasyar na gusto pang mag-training, ano, mayroon din, ano, yung mag-training ka muna before ka mag-proceed to undergo the national assessment. So, yun mga kamasyar. Dalawa kasi yun, pwede ka mag-training muna, then yung assessor, yung trainer, i-recommend ka to undergo the national assessment kasi kaya mo naman yung mag-wirings, nakasagot ka, okay yung performance mo during the training, so pwede kang may recommend na. Pero kung hindi maganda yung record mo sa training, hindi ka marunong, parang mahirap kang matuto, so hindi ka i-recommend to undergo the national assessment. So yun, hindi natural na porque nag-training ka, i-recommend ka, hindi. Titingnan pa rin kung papasa ka dun sa institutional assessment.
So hanggang dyan lang yung video natin mga kamasyara, no? Maswerte pa rin yung nagpapa-assessment na hindi nagtitraining kung nakakapasa sa national assessment. Pero mas maswerte yung mga nagtitraining kung nare-recommend sa national assessment kung nakakapasa nito. Dahil walang trabaho na madali. Salamat sa panonood mga kamasyar. Sana makatulong yung video natin sa inyo, ano? Lalo na dun sa aking kapwa electrician na gustong magkaroon ng national certificate. So pagkakataon nyo na, if you have a question and clarification, please comment down at I'll try to answer that question, ano, mga kamasyar. At sana matulungan ba natin yung ibang mga kapwa nating electrician na gustong magkaroon ng national certificate, ano? Kasi mayroon akong mga kaibigan na before nag-ask lang sila sa kung kani-kanino, ano, pero ngayon maghingi sila ng tulong sa atin at na-advisean na natin sila ng maayos, ano. Hindi na sila pabalik-balik saan sila pupunta, ano yung mga kailangan nilang dalhin. So ganyan, ano, mga kamasyar. So nabibigyan na natin ng advice. So I hope na makatulong ako sa inyo mga kamasyar. At sana masuportan nyo pa rin yung ating YouTube channel mga kamasyar to continue this video, ano, na makagawa pa rin ako ng mga valuable video kagaya nito mga kamasyar, ano. At naibahagi ko yung aking mga kaalaman about electrical sa inyo. Sana mga kamasyar, supportan nyo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-comment, syempre. At syempre sa pag-subscribe dito sa ating channel. And please click the notification bell to get more updates. Thank you mga kamasyar and God bless.